si Bunso nag-aalmusal din dito. Tapos, magluluto and then, magyaw-yawan po tayo. So, ayan, kakain na si Bunso. YouTube. Good morning po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Sana'y okay kayo dahil okay kami at okay tayong lahat. So, ayan po. Nagko-coffee tayo. Nagwa-warm up dahil naka-tenga yung trabaho natin. Ipapakita ko sa inyo kung anong lulutuin natin. Alam nyo, actually, nagluluto naman ako everyday. Kaya lang, sometimes, hindi ko may video-video dahil ako po pag nag-start ako dito sa kusina, burara po ako sa kusina. So pag nag-video ako sa kusina, makikita nyo lahat ang hindi nyo dapat makita. Kuha nyo yun, up and down. So today, so isit aside natin yung ano, we'll make it something hindi magulo, pero magulo pa rin, ayun. So yun mga kalalabs, yun ang intro natin. Welcome back to my channel. Sana'y okay kayo dahil okay kami at okay tayong lahat. So, tapusin muna natin itong kape natin. Tapos, mamaya tayo magmarites. Mamaya tayo magyaw-yawan. Dahil without yaw-yawan, hindi po uobra, hindi gagana ang YouTube channel natin. Kasama sa content natin yung pagyayaw-yaw. Para at least naman, pagpasok nyo dito sa channel ko, indamod kayong makinig. Get sa yun mga kalalabs. So, for now, tapusin natin yung almusal. Si Bunso nag-aalmusal din dito. Tapos, magluluto and then, magyaw-yawan po tayo. Tapos na po. Tapos yun yung natanggal natin. Tapos ang ilalagay nating filling is ayan, mincemeat at rice. Ang hinalo po natin dyan is salt, pepper, konting oil, at ano pa. Yan, yan lang po. Tinanggal natin sa loob ng zucchini. So, ayan po. I-chop natin ng pino. Tapos, ifa-fry po natin yan. Lagyan natin ng flour at saka egg. Yung iba, tinatapon. Pero ako, never. No. Dapat po nating malaman na marami dito sa mundo ang hindi na kumakain. So, pagkain din po yan. So, dapat huwag magsayang, huwag magtapon ng pagkain. So, ayun. I-chop natin yan. Tapos, lagyan natin ng egg. Ifa-fry natin. Naka-apron ako kanina. Malamig kasi eh. So, ready na tayong magyaw-yawan. So, ayan, nakataas pa yung paa ko dyan, mga kalalabs. So, para makonsentrate natin yung yaw-yawan. Ano ba ang iyayaw-yaw ko sa inyo? Okay. Kwento-kwento dito sa paligid, mga kalalabs. Dahil wala naman tayong mapuntahan. Ang sitwasyon is that, you know, alam nyo na ang nangyayari. Meron na namang isang
pumasok na kinakatakutan, alam niyo na ang ibig kong sabihin. So sana'y mag-ingat-ingat po kayo. So andito lang kami sa bahay. So okay, para hindi tayo mapalihis ng landas tungkol sa iyayaw-yaw natin. Okay, nung mga nakaraang linggo, dito sa kapitbahay namin. Oo, kapitbahay na naman. Okay. Nung mga nakaraang linggo, sa may likuran ng bahay namin, meron kaming kapitbahay, mga kalalabs. Doon sa kabila naman, iba yung last time na dito sa side na ito. Ngayon naman, this time, dito sa may likuran. Doon sa magagandang bahay, puros mayayaman doon. Tapos, napansin namin yung isa naming kapitbahay, doon sa may likuran. Okay. Meron silang apat na sasakyan. Tapos napansin namin itong mga nakaraang linggo, napansin namin ni Hubby pag bumababa kami, dati-dati nakahilira yung apat na sasakyan nila. Tapos napansin namin, mga kalalabs, na isa na lang yung nakaparking. Tapos sabi ni Hubby, sabi ko, actually ako ang nakapansin, sabi ko, wala na yung mga sasakyan dyan, ah. Sabi ko, baka nag-travel lang sila o pumunta sila sa bundok, ganito ganyan, sabi ni Hubby. So sumunod na araw, tapos after 2 days, after 3 days, ganoon, wala pa rin, hanggang sa nakalipas ang bali 3 linggo na siguro, napapansin namin na wala na yung 3 sasakyan nila, isa na lang ang nakaparking. Actually noon, kinukuha namin yung isang place dahil nga dalawa yung sasakyan namin. Tapos sabi nila hindi daw po pwede, at saka isa pa nasa may harapan ng building nila, magkaharap kami actually. So kinukuha namin yung isang place para dun sa isa naming sasakyan, kaya lang hindi nga ibinigay. Dahil dito, mga kalalabs, ang bawat family is that karamihan may mga tigtatatlo, tig-apat silang sasakyan, lalo na pag yung family nila ay malaki. Let's say meron silang 3 anak, tapos yung mga anak nila ay mga nagtatrabaho na, tig-isa-isa sila ng sasakyan. Pero dito po sa Lebanon, it doesn't mean na may sasakyan ka, mayaman ka na. Kami nga dalawa yung sasakyan namin, naghihirap kami. Anyway, so ayun, ang continuation ng i-continues ko pa para yun nga, napansin namin, mga kalalabs, na iisa na lang yung sasakyan nila. Tapos after few days, yung mama, kinausap niya si Hubby, sabi niya ganun, pwede mo nang ipark yung isang mong sasakyan dyan, sabi kay Hubby. Dahil ang totoo pala, mga kalalabs, si Hubby din marunong, mahilig din magmaritis yan, magdadadadada. Tapos nung sinabi ng mama na pwede na kayong magpark, pwede mo nang ipark yung isang mong sasakyan, sabi nila kay Hubby. So yun, nag-usisa din si Hubby, ganito ganyan. Tapos nagkwento yung mama na yung 3 sasakyan daw na embargo. Yun po din, dahil last na vlog natin, na ikikwento natin yung kahirapan, kung ano ba talagang nangyayari dito. So yun din po ang isang dahilan or proof na talagang down na talaga yung Lebanon. So anyway, yung family sa likod is not, hindi naman sila yung wow na mayaman. Dahil nga sabi ko dito, pag nagkaroon ka ng sasakyan, normal lang yun. It doesn't mean na mayaman ka na. So yun ang nangyari, mga kalalabs, na pag-alaman ni Hubby na yung 3 sasakyan daw nila na embargo. Dahil dito, pag bumili ka naman ng sasakyan, hindi naman cash yan, bibihira ang nagka-cash. Ganoon, hinuhulog-hulugan nila. So dahil nga dito sa nangyayari dito, yung 2 anak daw niya wala na daw trabaho, so ayun, hindi na mahulugan yung every month na bayarin dun sa sasakyan. So yun po ang patunay na talagang apektado lahat ng mga tao dito sa Lebanon. Yun nga sabi ko, yung mga simple or yung mga taong nakakaya ang pamumuhay noon, is that naghihikahos na, nahihirapan na. So lalo pa kami, mga kalalabs, wala kaming business, wala kaming hanap buhay. Si Mr. meron siyang katiting na kumpanya na maliit lang, not that something wow, pero hirap pa rin kami. Gets niyo yun, mga kalalabs? So ayun, kaya maganda rin kung minsan yung ibang meron kang naitatabi na kahit konti, dahil pag dumating yung
kahirapan o yung time na talagang, yun nga, sabi nga nila, matutong mamaluktot sa maliit na kumot. Pag medyo lumaki-laki na yung kumot, saka ka mag-unat-unat. Gets niyo yun, ang ibig sabihin ng mga matatanda. Matutong mamaluktot sa maiksing kumot. Pag medyo maluwag-luwag na o lumaki-laki na yung kumot, saka ka uunat, mga ganun ba. So, yun. Nag-i-start ng mag-boil yung sukini natin. Okay, ipapakita ko sa inyo mga kalalabs. So, yun po ang naishare kong yaw-yawan for today. So, sana'y okay kayo dahil okay kami. At okay tayong lahat. There you go. Tadaan! So, ayan, kakain na si Bunso. Yan, ang finished product. So, guys, tapos na ako dito. Napakain ko na yung mga alaga ko. Kaya lang, meron kaming unexpected na bisita. Nag-text yung auntie ni Habi. Doon lang sa kabilang kanto. Nag-text siya, pupunta daw siya dito. Magkakape. Doon lang sa kabilang kanto, malapit lang. Auntie siya ni Habi. Bali, siya lang yung natitirang kapatid ng biyanan kong babae, so kami natutuwa. Nabigla nga kami, siya nang bibisita dahil hindi namin nabibisita siya dahil nga sa sitwasyon. So ayun, tingnan ko kung makakuha ako ng ilang videos, isishare ko sa inyo. Kami natuwa dahil pag nakikita namin siya, parang nakikita namin yung biyanan kong babae dahil kamukhang-kamukha niya. So pag nakita niyo siya mga kalalabs, ganun na ganun ang mukha ng biyanan kong babae. So tingnan natin kung makakuha tayo ng video, isishare ko sa inyo mga kalalabs. So mamaya na ako maliligo pag alis niya dahil madali lang naman. So tingnan natin. Khod bithammam, bitla. كل حضرت لك انا بتحطهم مش على شيء بتحط اليوتيوب انا ما بتعرفش بقى وحده انت بتحطي لايك بتحكي فلبيني كمان مره بهدلنا لا انت بتعرفي تحكي انا بسمي روحي حرام ضيعت المنتهى هيك ضيعت حرام ينتهي هيك الظلمه لما كان عاطل مع خالدي ما كان محيات العذراء ما كان حرام انت هيش مالها هاي كنا عم بلعب جزء ترى تعرف شو بكت أنا حياة الصخرية لقليل حرام ما زي كنت طالعين الصيف فوق بس كنت طلعوا عليك كل فوق قلت ما فينا نطلع ترى ليش أكثر شيء بيجيب حدا أنا ماني حيري ما بعرف ما كنت بالتفاصيل خالتي أنا ماني من نوع حاله إيل وميل ما تحبوا نتواصل ألو 252 ما تشربوا لعدين خالص طولي بالك خالتي شو بك جزيب شو بك عم بتطلب تكلف صبر شربت 3 عندي وعند خالتك وعنك طيب وعن المرحومة ما شربت الجيد تفضل اتركيها ما بدي حدا يسأل عني انا لا بي ولا يسألوا عني بعدين عني هلا ما اجى بي تاخذني يعني كل يوم اختي ما بدي لا خجل خلص ما بدي. So, ayun guys, makakapaligo na tayo. Yes! So, yun po ang ganap for today. So, sana'y okay kayo dahil okay kami at okay tayong lahat. So, kita-kits tayo ulit sa susunod na ganap.